Magandang hapon. Ako po si Forrest Lopez at tayo po ngayon ay mag-unbox. Nakita nyo ngayon ang napakawalang kwentang LBC na linagyan ng packing tape ang buong box na wala man lang cellophane or plastic wrap para ma-maintain man lang yung aesthetics ng ating box. Pero, sige, okay lang. Pagbibigyan natin kasi Pasko. Tayo po yung mag-unboxing na. Yung mga pinaggagawa nila. Tama ba yan? 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 Ina. So, nakikita nyo ngayon. Yan. Bagong keyboard. Sana is lang. Ang keyboard na ito ay tignan nyo, pati sa harapan. Wala silang awa. Parang hindi sila nag-aral kung paano. Ay, nako. Grabe. Ang pangit ng pagkakagawa nila. Hindi na to unboxing. Complain video na to. Rant 30 na to. Nakakainis. Promise. Nakakainis. Nakakadismaya. Ngayon lang ako nakita ng ganito. Grabe ha. Talagang nanadya ba sila? O, alam ko, packaging lang. Pero, come on. Hindi dapat ganito. Grabe. See? Wala. Pangit. And, this is a Ducky. Ducky Zero 2108S. Pasensya na kayo guys. Naiinis lang talaga ako dahil sa pinaggagawa ng LBC. The seller even told me na ganun nga, bigla na lang nilang pinak without even considering the package, the aesthetics of the package. Wala, napakata. Promise. Nainis ako sa LBC. Busy. So, here it is. Here's my new keyboard. This is a fully mechanical keyboard. I'm from Razer Black Widow Ultimate before. Binenta ko siya. Okay. Sorry for the wait, guys. Pasensya na. Medyo naiinis. Naiinis. Pasensya nyo, pasensya nyo. Tabi muna natin to. Tingnan muna natin kung anong meron pa sa box. So, meron silang dinagdag. Besides from the keyboard, meron tayong maliit na manual na may parang card na duck. Ito yung logo. Ito yung company logo nila. So, ayan. Ducky. And we have here, sign lang natin konti, no? Sabi dito, manual siya. It is a 1,210 grams. So, USB. And USB. Sorry, blurred. Meron dito, sinama na rin nila yung mga functions. So, meron siyang Windows key, lock, FN F10, and then switching USB 6 key, rollover or end key or rollover. Meron din increase LED brightness and reduce LED brightness. Meron din tayong adjusting level 1 to 7 LED brightness level. So, meron din saving lightning mode and pulsing mode. So, yun. What's next? They also have us incheck, incheck, charba, charba, charba.
Yan. And then, meron din silang dinagdag na keycap remover. Keycap remover na may logo ng Ducky. So, yun. Meron din silang iba pang dinagdag na keycap. So, for example, yung WASD. Ito yung pamalit lang para magmukha lang siyang kakaiba sa keyboard. Ang kulay niya dark gray. So, yun. Next, tignan natin ang keyboard. Zoom lang natin konti. Testing LBC. Panira ng araw. Totoo lang. Panira ng araw. Yan. Rinig nyo. This is a mechanical keyboard. Pag sinabi nating mechanical keyboard, every button dito eh meron siyang switch. So, ayan. Narinig nyo, may tumutunog. Although hindi ko siya pinipindot hanggang sa dulo, ayan, may tunog siya, may click siyang sound. Ayan. Sarap ito mag-type. Namiss ko rin mag-type sa ganito ngayon. I was separated with my Black Widow for 2 days. Namiss ko siyang pindutin. Ayan. So, tignan natin kung anong although alam ko na kung anong Cherry MX ito. So, at least tignan natin kung anong switch. Makita naman ninyo. Ayan, tanggal tayo. Ayan. Yun. Ito siya ngayon. Meron siyang switch. So, meaning, every button, ba? Every button yan, may switch. May switch na ganito. And to add, guys, ito ay blue LED. Mechanical keyboard. So, yun. So, wait lang at ating papailawin. Okay, bago muna natin saksak, explore muna natin yung mga buttons sya. Ngayon nakikita nyo dito, meron tayong lock or lock icon. So, ito yung gagamitin natin for the Windows lock. So, yan. Yung Windows key lock para hindi na accidentally napipindot ang Windows key. Meron din tayong button for the end key rollover. Charba, yun na yun. And then next, meron tayong andun. Okay. Andito yung decrease volume, tsaka pang increase ng volume. No. Ito yung pang mute. Yan. Ito yung pang decrease ng volume. Ito yung pang increase ng volume. And then, meron din tayong dedicated na button for the calculator. So, ito yun. Which para sa akin handy ito kasi instead na hanapin mo pa dun sa taskbar mo sa menu bar or sa start menu ito pipindutin mo na lang lalabas na yung calculator and type na yun. So pailawin na natin. Okay, tayo po ay nagbabalik at ito po ngayon ang aking keyboard na si Ducky Zero 2108S. Nakailaw na po siya ngayon. Ngayon, testing natin kung gaano siya kahina yung ilaw niya at saka gaano kalakas. So, off muna natin. FN0. Yan. Patay. And then, palitan na yan. Meron siyang 7 levels of LED brightness. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And then, another, meron siyang other, ibang mode. Yung pulsing mode. Ayan.
Yan. Para parang breathing mode. So ayun. So mas gusto ko yung ano, yung ilaw. Yan. Try natin type. Ano lang. maingay na keyboard, although sarap siyang i-type. So, meron akong ibang keyboard dito, which is yung A4 Tech na keyboard na napaka-standard. Ito ang gamit ko for 2 days. Pagkatapos kong ibenta yung Razer na Black Widow ko. So, ayan. Try natin magtanggal ng keycap. So, ito yung standard. Ito yung mechanical keyboard. So, tingnan natin kung anong difference nila. Although yung iba dyan, alam na nila kung anong difference. Yeah. Okay. Tanggal tayo. Ayan. Compare natin. So, ayan. Pinikita ninyo, dito sa keyboard na to, ang meron dun sa loob eh rubber. Kung ngayon kita nyo, ano lang, wala siyang switch. Di tulad sa mechanical keyboard, meron siya. So, mechanical keyboard ito. Off lang muna 'tong ilaw. So ayan. Ayun yung switch. Ayan. Kung pipindutin natin yung ano, yung keyboard na standard, wala siyang tunog. Ito sa Cherry MX Blue, meron siyang clicky. Ayan. Sarap mag-type, magsarap maglaro. Pag mechanical keyboard, ang keyboard mo. So, sa tingin ko, hanggang doon na lang. Salamat po sa pagnood ng aking unboxing video at saka overview ng product na Ducky Zero to 2108S na keyboard. Sana po ay kayo nag-enjoy at may mga natutunan sa aking video. Hanggang sa muli po. Salamat!